Mahigit 4,000 evacuees ang tumutuloy ngayon sa Bauan Technical High School. Pero hindi problema ang supply ng pagkain dyan dahil sa tulong ng isang organisasyon na kayang magluto para sa 10,000 tao kada araw. May report si Howie Severino. Sa Bauan, Batangas, may pumaradang isang food truck. Kung saan hinahanda ang hapunan ng 4,000 tao. Sa lahat ng bahay ng Batangas, ang Bauan ang may pinakamaraming tinanggap na evacuees mula sa mga komunidad na apektado ng Bulkang Taal. At ang Bauan Technical High School ang pinakamalaking evacuation center sa Bauan. May mahigit 4,000 evacuees sa paaralan. Okay naman po ang pagkain dito na nabibigay po natin, ang 3 beses kumain sila. Marami naman pong volunteers na mga company na nag-o-offer ng pagkain. Pag wala pong pagkain na nag-o-offer sa iba, di nag-handle po ay Municipality of Bauan. Dito na destino ang food truck ng New Life Community Care, isang NGO na nakabase sa Alabang sa Muntinlupa. Lunes ang unang araw nila rito. Gamit ang mga malalaking rice cooker at lutuan, kaya ng mga voluntaryo nito magluto ng hanggang 10,000 meals bawat araw. Industrial rice cooker, no? 15 minutes daw, nakakaluto sila ng isang batch na ganito. Tapos nililipat nila dito sa rice container na ganito na makapal ang plastic para tumagal siyang mainit. Nagsimula po yung aming work noong nag-hayan, yung sa Yolanda. Oo. Na nagkaroon kami ng kapartner na Koreano na meron siyang equipments na kitchen equipments na pwede magpakain ng kahit 5,000-6,000 per day. Ito po yung aming rice cooker pa. Tatlo pa yan. Batch. Panibagong batch ulit. Kaya every 30 minutes nakakakuan po kami. Yan yung aming soup cooker. So, ito ang menu po namin mamaya ay miswa with patola. Ayan. Ayos. O yan, o. Tapos nagisa na yung karne. So pagkaluto ho yan, ilalagay po namin dito, ipapahala namin ulit, magluluto ulit sila. Okay. Kaya ho, mabilis yung pagluluto niya. Okay. Naglalas po ng mga 12 hours yung ulam. Mainit siya. Ang pinamimigay nitong grupong ito, mga bakal na utensils, kutsara, tinidor, no? Na talagang iuwi na ng mga evacuee. Pero, ang usapan ay paulit-ulit nilang gagamitin dito yung reusable eating utensils. Walang tapunan, walang single-use plastic silang ibinibigay. Kaya talagang bawas basura dito sa operation nila. At bukod pa dito, pati yung mga plato ay reusable plastic na pwede rin lang iuwi. Ibig sabihin, pag nagamit na nila ito sa isang meal, huhugasan nila at ito rin ang gagamitin ng mga evacuees pag pumila ulit sila para sa susunod na kainan. Sa gitna ng malawakang krisis, maraming paraan para makatulong. Isa sa pinakamahalaga, ang pagluluto ng mainit, masarap at masustansyang pagkain. Mula sa Bauan, Batangas, ako po si Howie Severino, GMA News.